Luke 19:28-38. So ating text ngayon ay from the Gospel of Luke, chapter 19, verses 28-38. Kita niyo na? Luke 19:28-38. Ayan. Sa mga walang Bible, meron po tayo sa harapan. May monitor tayo rito at makikita niyo yung aming scripture. Ready na kayo? Amen. Lahat ang handa, magsabi ng Amen. Amen. Okay. Let's read this. Sabay-sabay tayo. And when he had thus spoken, he went before ascending up to Jerusalem. 29. And it came to pass when he was come nigh to Bethlehem. And it came to pass when he was come nigh to Bethlehem. Okay. When it came to pass when he was come nigh to Bethphage and Bethany, at the mount of the Mount of Olives, he sent two of his disciples, 30, saying, Go into the village over against you, in the which at your entering ye shall find a colt tied, whereon yet never man sat. Loose him and bring him hither. 31. And if any man ask you, Why do ye loose him? Thou shalt he say unto him, Because the Lord had need of him. And they that were sent went their way, and found even as he had said unto them. 33. Okay, and as they were loosing the colt, the owners thereof said unto them, Why loose ye the colt? 34. And they said, The Lord had need of him. 35. And they brought him to Jesus, and they cast their garments upon the colt, and they set Jesus thereon. 36. And as he went, they spread their clothes in the way. 37. And when he was come nigh, even now at the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen. 38. Saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. I want to bring you the message entitled, What the Master Needs. Ano ang kailangan ng Panginoon? Manalangin po tayo sa Diyos. Nag-ilang Ama, maraming salamat sa mga salita mo na aming pagkasalusaluhan ngayon, Panginoon. Ang tinapay ng buhay na aming pagpipirapirasahin. Nawa, Panginoon, mapuro ang aming mga kaluluwa, ang aming mga sisidlan, Panginoon, ay magkumapaw sa iyong presensya, sa iyong, Panginoon, mga pagpapala. Dalangin ko, buksan mo ang bawat kaisipan, Panginoon, at ikaw ang siyang manguna sa bawat isa, O Diyos, hallelujah, na ikay aming paglikuran ng taos sa aming mga puso at ibigay namin, Panginoon, ang para sa iyong kaluwalhatian. Maraming pong salamat. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Everybody say, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Isang pansigabong palapakan para sa Panginoon. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Sabihin mo sa kanya, ano ba kailangan mo? Praise God. So sa ating talata na binasa ngayon, mga kapatid, pakibalik sa Luke chapter 19. Ito po ay ang istorya ng pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Jerusalem. Sa English, ang tawag dito ay the triumphal entry. Ang pagpasok niya bilang hari doon sa Jerusalem. Dahil kadalasan, mga kapatid, kapag ang hari nanalo siya sa isang digmaan, papasok niya sa loob ng syudad. At pagpasok niya roon, merong pomp and circumstance. Di ba? Sino sa inyo ang nag-graduate na? Mga hindi kayo nag-graduate. Di ba? Kasi mga nag-graduate kayo, kahit malang elementary siguro, di ba? Nakatapos ko man lang. So merong pomp and circumstance, di ba? Merong tuktok, tan-tan-tan-tan-tan-tan. Ay, kasal pala yun, mga kapatid. Ano yun? Paano yung graduation? Tan-t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 an
pasok ka, ang pasok niya nakakatawa yung ano, pasok eh. Pero ngayon, dahil sa sobrang dami ng estudyante, wala na yung ganun ngayon. Talagang mabilisan na yung ganun. Kasi, bigay. Naalala ko nung konti pa yung mga estudyante, mati, pero gano'ng pagkailangan ito. Ang tawag doon, pomp and circumstance. Naalala nyo, di ba, nung yung kinasal si Princess Diana. Grabe yung ano, di ba? Yung napakatindi, mga kapatid, ng mga pinagagawa nila. Ganun ang imagine ninyo. Pag pumapasok ang isang hari, nag-rejoice yung buong kaharian. Ang mga tao na kung nagkakagulo sila, mga kapatid. Ha? Andyan yung mga paparazzi, andyan yung mga kung ano. Pero nung panahon ni Kristo, wala pang paparazzi, obviously. Di ba? Pero nandun yung mga Uzi, mga kapatid. Mga usisero at mga usisera. Di ba? Nandun sila, nag-aabang sila. Pero ngayon, sa pagkakataong ito, ating tututukan, hindi yung pagpasok ng Panginoon, hindi rin yung donkey mismo. Kung hindi ngayon, ating titignan yung may-ari ng donkey. Can you say amen? Amen. Yan ang ating focus. Kumbaga parang camera, di ba? Nakasubok kayo gumamit ng camera? Amen. Gusto yung dami na lahat ng mga cellphone may camera na ngayon. Kaya lang, isa nagtataka, pag shot mong ganyan, ano nangyari? Mukhang ghost, di ba? Ang tao. Ang dahilan doon, kasi malikot yung kamay mo. Kung hindi man, kulang sa light, kaya pag shot mong ganyan, ang tao doon, nag-ghosting. Nagiging ghost yung itsura. May nagpadala sa akin minsan ng picture, sabi niya, eto ang patunay na sa loob ng simbahang ito ay merong masamang espiritu. Eh medyo nag-aral ako ng konti sa photography. Nag-response ako sa kanya, sabi ko, sister, hindi yan ghost. Ang dahilan niyan, malikot yung kamay mo. Pinagbintangan pa, may ghost sa loob ng ano, noong simbahan. Di ba? Ang totoo, hindi ka marunong mag-focus. Yun ang kulang doon. Kaya ngayon, ang ating focus ngayon, hindi doon sa pagpasok ng Panginoon, kung hindi sa may-ari noong donkey. Ayan. Can you say amen? Amen. Excited ba kayo makilala sila? Amen. Ito ngayon ang una. Unang-una, sabi ng Bible sa atin, yung ating scripture, kaya mo ka? Sa verse 28, sabi ng Bible, Jesus was ascending to Jerusalem. Now obviously, by this text alone, we can find, geographically speaking, that Jerusalem is a mountain. Ang Jerusalem po, siyudad na ito, ginawa doon sa tuktok ng bundok. Nakaparang Baguio City, kumbaga. Aakyatin mo talaga, kailangan mong sadyain. Kaya nga, ang sabi ni Haring David sa Psalms, who can ascend into the presence of the Lord? Sino ang aakyat? Hindi basta-basta, mga kapatid. Akala nung iba, konting sigaw mo lang, konting wagay-way mo lang, konting iyak-iyak mo lang, mararamdaman mo kaagad ang presensya ng Panginoon. Oo, nangyayari yan. Pero kadalasan, you have to make an effort of it, mga kapatid. Kailangan, akyatin mo. Kailangan, makipaglaban ka. Kailangan, pawisan ka muna para ano, marating mo ang presensya ng Panginoon. Malapakan naman ninyo ang Panginoon. Hallelujah! Hindi mo mararating ang presensya ng Panginoon nang pag ganun-ganun ka lang, pasimple-simple ka lang. Kailangan, you have to give your all. You have to take effort to give, mga kapatid. Can you say amen? Nais ko ba ang presensya ng Panginoon ngayon sa inyong mga buhay? Amen. Then you have to ascend the mountain. You have to take the effort, mga kapatid. Makipaglaban ka, makipagpuno ka, nang sa gayon, marating mo ang presensya ng Panginoon. Can you say amen? Amen. Anong next verse natin? Sabi ng ating sunod na talata, and it came to pass, naghahanda na, mga kapatid, ang Panginoon. Dahil alam niya, nalalapit na ang kanyang kamatayan. Jesus was aware of his purpose. Alam niya ang dahilan. He came, he was born to die. Siya po ay isinilang upang mamatay. Alam niya ang dahilan. Kung minsan tayo, nabubuhay tayo sa mundong ito, hindi mo alam kung ano dahilan mo eh. Hindi ba? Kaya ngayong buhay mo, ang timsong mo, kaya sira-sira. Hindi ba? Whatever will be. Kaya ang buhay mo, sira-sira din. Tama ba, mga kapatid? Kasi hindi mo alam ang purpose mo. You don't know where you're going. You don't know where you're heading. No wonder why your life has no direction. But Jesus Christ knew His purpose. He knew the reason for His existence. Can you say amen? Amen. Kaya nga, bilang tao, dapat meron kang ano, purpose-driven life. Hello? If you don't know your purpose, you will not achieve anything in your life. Kailangan alam mo ang dahilan bakit ka nariyan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang dalawang disipulo,
go into a house. Punta kayo sa isang bahay. Kunin nyo yung donkey na nakatali. Pag may nagtanong sa inyo, bakit nyo kinukuha ang donkey na ito? Sabihin nyo, kailangan ng Panginoon. Can you say, kailangan ng Panginoon? Kailangan ng Panginoon. Kailangan ng Panginoon. At ang sabi ng Bible, yung dalawang disipulo, pumunta, masunuri naman. Hindi siya nag-isip, di ba? Pumunta kami roon, kakalaga namin yung donkey. Paano kung hulihin kami? Di ba? Punta rin naman sila natin. Ang maganda, masunurin eh. Lahat ng mga masunurin, magsabing amen. Amen! Totoo yan, ha? Malaman ka namin yan. Ha? Sila dalawang natin, pinalaga nila. Pagkalag nila, ayon sa sinabi ng Panginoon, sabi ng may-ari, hoy, ba't yung kinukuha yan? Sabi nilang dalawa, kasi kailangan ni Lord. Aba, wala nang argumento, wala nang away-away pa. Hindi sila niya napan ng Hong Kong ID, mga kapatid. Wala rin sinabi yung may-ari, nasa na yung kontrata? May kontrata ka ba yan? Nirentahan mo ba yan? Asaan? Walang sinabi, basta binigyan niya lang kaagad. Ngayon, meron pong mga tsuri. Bakit daw binigay nung may-ari? Actually, mga may-ari, sabi ng Bible, either dalawa sila o tatlo o marami sila. Malamang, baka mag-ama o magkapit o magkapitbahay natin. Alam eh, sinabi ng Bible, walang pangalan. Alam niyo, may mga time, mga kapatid, na maaaring ang pangalan mo ay hindi mabanggit. Maaaring hindi mailagay sa isang streamer ang pangalan mo. Hindi ka ganong makilala, hindi ka sikat. But I tell you, the important thing is what? You are freely giving your life to the Lord Jesus Christ. It doesn't matter if my name is on a streamer. What matters is that my name is in the book of life. Palapakan mo, Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Minsan, we have these hang-ups. Ano yung mga hang-ups natin? Kailangan ma-mention yung pangalan ko. Kailangan may pangalandakan yung aking pangalan. Hindi na kailangan. Can you say amen? Ang may-ari ng asno na ito, wala siyang pangalan. Pero binanggit siya ng Bible that he was willing to be used of God na magamit sa gawain ng Panginoon. Say amen. Amen. Anong sumunod, mga kapatid? Ito na ngayon. Sino itong may-ari na to? Sabi ng iba, maaari daw na nirentahan ng Panginoon etong donkey. Pero wala kang mababasa sa Bible na nakinag-rent siya eh. Wala ka rin mababasa sa Bible na nagbayad siya. Wala ka rin mababasa sa Bible na humingi yung may-ari ng kontrata. Wala eh. Diba? May mga kontrata ba kayo? Dito sa ating church na ito, may kontrata tayo rito. May pinirmahan tayong kontrata. Kaya nagagapit natin. Pero yung donkey, wala ka mababasa sa Bible na may binigay na kontrata o nagrenta ang Panginoon. Hindi. Another thing, sabi naman ng iba, na maaaring ito raw isang tao na kilala at alam niya na si Jesus Christ ay sikat. Diba? Para bagang merong politician humiram doon sa pag-aari mo. Dahil gusto mong makilala ka rin, nakisingit ka na rin. Sige, gamitin mo yan, gamitin mo yan. Kaya picture taking, gamitin mo yan. Di ba? Nakikisingit ko. Nagkataka yung politician, bakit siya may singit ko? Hindi, yung donkey ko nandyan. Di ba? Yun ang kanilang iniisip. Pero again, sa Bible, wala kang makikita na itong taong ito, so nakisakay sa Panginoon, o sumabay sa donkey, at nagpasikat-sikat to. Wala kang mababasa sa Bible eh. Hindi ba? Bakit? Pag binasa mo sa Bible, the only person that was ever glorified at this very moment was Jesus and Jesus alone. Can you say amen? Amen. Si Kristo lang ang nakita. Si Kristo lang ang sumakay doon, mga kapatid. Si Kristo lang ang pinuri ng mga tao. It's the same thing, mga kapatid. When you serve the Lord Jesus Christ, hindi bali nang malimutan ng mga tao ang pangalan mo. Hindi bali nang hindi ka makilala. Amen. Hindi bali nang mawala na sa kanilang pananaw kung Hallelujah. Sino ka man. That's ang right. Mahalaga, ang may taas, ang Panginoon, Yesu Kristo lang. Hallelujah. He alone should be worshipped. He alone should be the center of everything we do. Hallelujah. Say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya the last possibility, and this is what I believe, that these owners, they are followers of the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Amen. Sila ay mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Somewhere during the ministry of the Lord, na-meet nila ang Panginoon. Nakahalubilan nila ang Panginoon. Nasyeran sila ng Panginoon ng mga salita ng Diyos. And they believe in the power of the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Amen. Kasi nakapagkataka rito
nung sinabi nila, the master needs this, wala nang marami pang tanong. Hindi ba? Pag tagasunod ka ng Panginoon, wala nang marami pang tanong. Pag sinabi ni Lord, anak, ito ang gusto ko. Yes, Lord! Can you say amen? Amen. Sige, mag-practice kayo, saludo nga kayo. Yes, Lord. Yes, Lord. Diba? Pag hindi ka sundalo, diba? Pasulong ka! Atraso. Diba? Pero pag sundalo ka, pasulong ka! Diba? Nakapunta na ba kayo ng PMA? Yes. Sa PMA, grabe talaga. Without... Akala nyo sa loob lang yon? Hindi. Pag yung mga kadete na doon sa session row, ganun pa rin sila. Kasama nila yung mga friends nila, ganun pa rin sila. Training nila yon hanggang sa ano na, matagal na pa lang, ganun pa rin. Tayo po, kubang-kubang ka na, ganun pa lang. Mag-alalakad eh. Pero ito, hindi. Sila talaga, diretso talaga matit. Kasi yung training nila. If you are a disciple, a soldier of the Lord Jesus Christ, whenever He says go, you go. Can you say amen? Pag sinabi ng Panginoon, pumunta ka, magpunta ka agad. Wala nang marami pang tanong. Wala nang marami pang mga angal. Hello? Amen. Tayo, madalas daming angal eh. Amen. Yung puso ka lang binisuka eh. Takit ako binisuka. Bakit? Yung mga ibang sa'yo, sinagail ko minsan. Gail, you bring the, ano, why? Kaya minsan isipin mo, napapanis na yung laway. Ikaw utos. Diba? Minsan ganun eh. Mahirap mag-utos, mga kapatid. Pero these men, they were followers of the Lord Jesus Christ. Ang tanong ngayong hapon, are you a follower of Jesus Christ? Taas ang kamay, follower. Tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Malalaman natin mamaya. Ay, saan kayo ni Pastor? Kaya maganda kayo. Number one, what is the mark of a true follower of Jesus Christ? Makinig kayo ngayon, malalaman nyo kung talagang follower kayo ni Jesus Christ. Ano yun? Number one, ito na. A true follower of Jesus Christ is willing to give what he has to the Lord. Ulitin natin yung tanong. Sino sa inyo ngayon? Pagkita sa mga nakaya. Samay na lang. Sino sa inyo ngayon ang follower ni Jesus Christ? Amen! Now let's go back. A donkey, nung panahon ni Jesus Christ, is a very valuable commodity. Ang isa pong asno, importante ito. Sino sa inyo may kalabaw sa probinsya? Ang iba, traktora na, di ba? Medyo mayaman-yaman, traktora na ang gamit nyo. Ginagawa nyo pagpuliklik yun, di ba? O, ginagawa nyo sasakyan. Pero yung iba, kalabaw pa rin. Pag may kalabaw ka, hindi mo basta-basta ang pinapahiram yan. Di ba? At umisa, may pangalan pa yung kalabaw na yan. Oh, mahal na mahal nyo yan, di ba? Kasi yan ang bumubuhay sa inyong pamilya. Hindi lang. Nung unang panahon, ang isang baka, kalabaw, o asno, donkey, mga kapatid, first of all, it is a burden bearer. Ito ang nagbubuhat nung mabibigat na mga bagay nila. Parang truck ito o traktora na kung saan nagagamit mo pang buhat ng mga isako ng bigas, yung mga inani ninyo na ilalagay nyo roon sa likod ng asno. Kaya hindi basta-basta ang pinapahiram ito, mga kapatid. Ang ikalawa, ang isang asno na katulong saan? Sa bukid, mga kapatid. Kabuhayan nyo ito. Ito ang tumutulong sa inyo na makapagtaling kayo sa bukid. Ganon ka-importante ang asno. Ano pa? Ikatlo, ito ay mode of transportation. Di ba? Nalala niyo si Jesus Christ, ang pinanganak siya, bago siya ipanganak. Ano ang sinakyan ni Maria? Asno, donkey, di ba? Donkey. From Nazareth, patungo sa Bethlehem. Napakalayo nun, mga kapatid. Disyerto ang dinadaanan mo. Delikadong mga lugar. Nakasakay doon si Maria. Imagine mo, kalbaba, kung ngayong panahon nito, modern times ka na, nakasuot ka ng helmet. Brum, brum. Yan. Eh, donkey kayo naman. Inisip ko agad motor eh. Donkey, di ba?
Ganon kahalaga ang isang donkey. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga yun. Sabi mo sa katabi mo, mahal yun. Okay? But the difference is here. No matter how expensive it was, no matter how valuable it was, when the master asked for it, nang humingi yung Panginoon sa bagay na ito, bagamat napakamahal nito, bagamat napaka-importante nito, because these owners, they were followers of the Lord Jesus Christ. They were His disciples. They willingly, sabi niyo nga, willingly, gave it to the Lord. Amen. Alam niyo, kaibahan ko minsan, maraming mga tao talento. Maraming talent. Ang galing bumirit, di ba? He is Lord. Matabingi pa yung mukha. Lord. Parang video ko eh. May reverb pa yun. Lord. He is Lord. Pag umawit talaga, napakasarap. Ang problema, they have the talent, but they're not willing. Yes. Hello? Amen. Alam niyo ba may kaibahan niyo? Maraming mga tao, magagaling tumugtog eh. Hindi ko sinasabing hindi magaling yung ating mga musician. Ang point ko, talaga naman, bakit magaling yun eh? Ang problema, hindi mo maasahan sa gawain. Yes. Alam niyo, ang hinahanap ng Panginoon, it's not the talented, it's the willing. Yes. It's the willing. Yes. It's the willing. Amen. Lahat ng mga willing, magsabing amen. Amen. Totoo yan, malalaman natin. Pag kayo na wala, pag volunteer dito na aawit, wala kayo. Sabi, sinungaling. Now, when the Lord requires something, He doesn't want something that is expensive. Okay? Hindi laging mamahalin ang inihingi ng Diyos. Let me give you an example. Moses. Anong hiningi ng Panginoon kay Moses? Tungkod. Yung tungkod na hawak niya, di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, Moses, give me that rod. Ibigay mo sa akin yung tungkod mo. Mamahalin ba ang tungkod? Eh, makakapulot ka lang yan, di ba? Ano na nung unang panahon? Pwede ka lang magtapyas nung ano, may tungkod ka na. Pero hiningi ng Panginoon. May mga panahon, hindi mamahalin ang hiningin sa'yo ng Diyos. Simpleng bagay lang. Simpleng talento lang. Pero ang tanong, are you willing to give it to Him? Amen. And let me tell you something. Let me emphasize something here. Once you give something for God, it becomes a miraculous. Amen. Can you say amen? Amen. Nagiging milagro yan, mga kapatid. That's a thing that is unimportant, insignificant, it becomes a miracle worker para sa iyo, mga kapatid. Yung tungkod ni Moses, binigay niya sa Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Ihulog mo yan, Moses. Nung hinulog niya, naging ahas, mga kapatid. Takot si Moses eh. Sabi ng Panginoon, kunin mo ulit. Pagkuha niya, naging tungkod na naman. Sabi ng Panginoon, dalhin mo yung tungkod na yan kay Paraon at ipapakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Can you say, praise the Lord? Hallelujah. Maaaring tungkod lang yung hawak mo. O sabi mo, Pastor, isa lang naman yan. Bigyan ko pa niya halimbawa. Nangangaral si Kristo. Yung mga tao gutom na. Ang haling tapat, mainit. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, maghanap kayo ng pagkain. Sabi nung isa, Panginoon, 5,000 katao, kahit isang taon na sweldo, hindi kayang pakainin yan. Sabi ng Panginoon, maghanap kayo. Ito lang misteryo, mga kapatid. Isipan niyo lang ng maigi. Sa 5,000 katao, wala man lang nagbaon kahit isa. Di ba? E kayo nga kung minsan, di ba? During the service, ano? Oh, praise God. Hallelujah. Oh, hallelujah. May mayonnaise pa rito. Hallelujah. Akala mo talaga nag-pray, mga kapatid. Yung pala eh. Oh, akala nyo, hindi ko nakikita, ha? Oh, sa talangin, ang tamaan. Buti ka. Joke lang yun, ha? Pinapatalo ko na kayo. Pero totoo yun. Kaya minsan nagkatawa ka na ba? Pero pa, kala mo talaga nagpipray, oh. Ano, nag-alaway na, ha? Si Sir Leonor, na-touch na ako, eh. Sabi ko, eh. Talagang ini-interested ako nito. Yung pala, ano, tulog na.
Patay na akong tarong. Balik sa story. Balik sa story. Okay, ito na ngayon. Hanap sila. Hindi ko, hanggang ngayon, hindi ko maisip, ubos maisip. 5,000 people. Walang nagbago. Alam niyo, ito, churi ko lang ito. Wala sa Bible ito, ha? Pakahanapin ninyo. Ang churi ko, there were people there who brought some food. Kaya lang, yung isip niya, parang tayo kumisag, ha? Magtapat kayo. Pag yung pagbaon mo, konti lang, nakakayang ilabas eh. Yes, that's right. Ano na, dami? Yes. Kasi isang burger lang dala mo. Tago mo na lang. Kasi baka karnihin ka ng mga tao, kawain ka. Di ba? So naisip ko na isang reason yun eh. Ayaw nilang ilabas. Ang iba naman, sabi niya, bakit sila takot bibigyan yung mga yan eh? At ang mga tamad kasi, nagbaon eh. Ako lang nagbaon ako, masipag ako. Kaya akin lang ito. Isang jury din yun, di ba? Posible din, di ba? Nama ba? Yes. Punta kayo magkunwari, ginagawa niya pamisan-misan eh. Ayaw mong ilabas kasi gutom ka eh. Sa isip-isip mo, kaya kung natin niluto para sa akin. Pero yung bata, mga kapatid, nag-volunteer. Out of 5,000 people, isang bata lang ang nag-volunteer. At ang naisip ko pa ito eh, wala rin sa Bible, baka hanapin ninyo. Ito yun natin, ha? Parang silent story of the Bible. Siguro sabi ng bata kay Andrew. Sabi niya, Andrew, Brother Andrew, eto, share na lang kami ni Jesus. Kasi konti lang eh. 5 loaves and 3 fishes. Siguro 1.5 kay Jesus, 1.5 sa akin. Andrew, mag-fasting ka na lang, ha? Now, just imagine this. The boy wasn't expecting a miracle. Yes. Hindi siya nag-expect. Nakita niya siguro, tinaas ng Panginoon, nag-pray ng Panginoon. Ay, sabi niya, salamat, kakain na kami ni Jesus. Ang nagulat siya, pagtapos mag-pray ng Panginoon, abahin natin. O, ito, Peter. O, yung tinapay, Peter. O, ito, Tomas. O, ikaw, Levi, o, ano may pangalan mo dyan? O, sige, ito, ito. Yung bata, naniniwala ko eh. Ito, akin lang, ha? Makahanapin niyo sa Bible. Siguro, binibilang mo. Kahit ang malako, bibilangin ko, 3 isda yun. Dalawa yung istorya mo. 3 loaves, 5 loaves and 3 fishes. Dalawang beses kasi nangyari yun yung miracle. Para kainaw. Nakontra ka ba? Okay. Uli tayo. Wala ko niyo ako, Esther. Okay. So ito na. Kung ako yung bata, bibilangin ko, di ba? Isa. Isa. Dalawa, tatlo, apat, lima, ani, pito, naubusan siya ng numero, mga kapatid. Yung isda, niya na il. Habang pinaputol, bumubo ko. Pagputol, buo na naman. Pagputol, buo na naman. Alam niyo, the miracle was this. It fed 5,000 men. Take note, men. Hindi ako naniniwala na walang mga asawa at syota, yung mga yan. O, di ba? Hindi, pag-isipan nyo lang maigi yun. Kung may mag-asawa yan, may anak yan. May bata nga, di ba? Kaya nga galing sa bata yung baon eh. Imagine ninyo, di ba? At ang sabi ng Bible, sumobra yung tinapay at isda, 12 kaing. Kung ako yung bata, natulala na ako. Kasi kahit i-add mo pa eh, 5 at 3, 8 lang yun. Eh bakit naging 12 kaing ito? Because anything you give to the hands of the Lord, it becomes multiplied. It becomes a miracle. You will affect every other people. Alam nyo, ito ang problema kong minsan eh. Takot tayong ibigay kay Lord. Kasi ang iniisip natin, mawawalan tayo. I-digest mo na. Mawawalan tayo. Yung bata, maaaring sumagi sa isip mo. Pero ang sabi niya, hindi, kailangan ko ito i-share. And he wasn't expecting that others will be blessed because of the blessing that he shared with the Lord. Can you say amen? Amen. Tandaan nyo ito, mga kapatid. Once you share something. Now, alam ko ang iniisip nyo ngayon eh. Dadarasahin ka agad. Hindi lang dadarang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. It might be a hug.
It might be an encouraging word. It might be a comment na napakaganda na encourage yung tao. Maaaring sabihin mo lang, Sister Eva, I'm praying for you. Sa iyo parang wala lang yun. Parang wala lang sa isip mo nung sinabi mo. Pero ang hindi mo alam, siya pala that right time, meron siyang problema. Down siya mga kapatid. Nung malaman niya na pinag-pray mo siya, something happened within her. She was encouraged to go on, to move forward. Palakpakan na natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Number two, para mabilis tayo. A true follower of Jesus Christ knows that what he have belongs to the Lord. Kapag ikaw ay nakaunawan at nag-mature ka na sa gawain ng Panginoon, mauunawaan mo na lahat ng nasa iyo ay galing sa Panginoon. Tama ba? Yes. Isa para tayong bata. Dinala ka ng tatay mo sa McDonald's. Binilahan ka ng Happy Meal. Sabi ng tatay mo sa'yo, anak, pwede bang humingi ng isang pirasong French fries? Anong sabi mo? No! This is mine! Tanong ko sa'yo, kaya ka bang bilhan ng sangkatutak na French fries ng tatay mo? Sabi mo siyempre, depende sa tatay ko, Pastor. Pero kahit mahirap ang tatay mo, kaya pa rin niya, can afford yun, kaya niya pa rin bilhin yun. Tama ba? Ano yung nakatuwa sa atin eh? Yung blessing galing kay Lord, pag siya ang humingi, dinadabutan natin siya. Tandaan nyo, kasama ko ha, dinadamutan natin siya. Dahil kung minsan, pati ako ganun din. Sabi ni Lord, nak, i-bless kita ha. I-bless mo yung iba ha. Hindi Lord, akin ko. Kasi may need ako. May wants ako. Kasi kung bumili ng bagong ano, para sa akin, Lord. Ine-emphasize mo yung mga words na akin. Para tayong yung bata na hinihingan ng French fries, pinagdadamot pa. Correct ba, mga kapatid? Amen! Let me read you an excerpt from Max Lucado's writing. Ito ang sabi niya, sometimes I get the impression that God wants me to give Him something and I don't give it because I don't know for sure. Then I feel bad because I missed my chance. Pastor ito, itong writer na ito, si Max Lucado, he's a pastor. And he admits that even he himself, may mga time humihingi ang Diyos sa kanya, anak, bigay mo sa akin yan. Siya mismo, nami-miss niya yung opportunity. How many opportunities have we missed? Tama ba? Amen. Di ba? May mga panahon, lumalakad ka dyan eh. Na-impress sa puso mo na, eh, bigyan mo kaya itong taong ito. Kaya nagmamadali ka, busy ka, marami kang ginagawa, nilagpasan mo. Pag-uwi mo sa bahay, hindi ba yung konsensya mo? Sayang. Nakatulong sana ako. Can you say amen? Yes. Now, here's another. Let me continue on. Other times, I know He wants something, but I don't give it because I'm too selfish. Lahat ang mga selfish ko, paminsan-minsan, masabi. Amen. 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 Yes. Madalas yun na nga eh. Akin to, yung mood na akin. Then, lastly, let me end this. And other times, I hear Him and I obey Him and feel honored that a gift of mine would be used to carry Jesus to another place. Here's the thing, mga kapatid. Ay, maganda lang, malapit na ako magtapos. Every one of us, we have a donkey. Yung donkey mo, maaaring hindi totoong donkey. It is something that you have. It is a talent that you have, that you possess. It is something that is in your life. Yun na nga, it might just be a hug. It might just be a word of encouragement. It might be money. It might be material things na nasa iyo. Na magiging blessing sana sa ibang tao. Kaya lang ayaw natin ibigay. Ayaw natin pakawalan, mga kapatid. And that, we lose our miracle. Nasayang natin ang milagro ng Diyos sa ating buhay.
Who wants a miracle today? Sino gusto ng milagro sa inyong buhay? Gusto niyo makita na gumawa ang Diyos sa inyong buhay? Sa original language ng Bible, sa context na ito, nung sinabi ng Panginoon, the master needs it, sa original language pala, ito ang pagkasabi. Its Lord is in need of this animal. Ulitin ko ha, its Lord. In other words, nung sinabi ng mga disciples na kailangan ito ng Panginoon, as sa original language, ang pagkasabi nito mga kapatid, yung may-ari ng donkey, kailangan niya yung donkey. Nakuha niyo, ibig sabihin mga kapatid? Nakuha niyo yung message dito? Ang point ng Panginoon, hey, I own this donkey. Sa akin yan. Kaya ngayon, ibalik mo sa akin yung donkey. Nakuha niyo mga kapatid? Ang ibig sabihin ng Panginoon, whatever He is asking from you, it was actually already His. Sa Kanya na yun eh. Tinitest lang niya yung faith mo. Tinitest lang niya yung willingness mo na ipagamit para sa Kanyang gawain. Ano mang bagay na nasa iyo. Palapakan na natin ang Panginoon. Now lastly, ito na ako magkatapos. Number three, a true follower of Jesus Christ knows that the value of what we have, ano man yung bagay na nasa iyo, yung pinagdadamot mo, yung bagay na pinangahawakan mo, it's multiplied when you give it to Jesus Christ. Kapag isinuko mo sa Panginoon, yung talento mo na yan, binigay mo sa Kanyang kamay, it multiplies. Dumadami ng dumadami. Hanggang sa magugulat ka, yung isang talent na nasa iyo, ngayon nagsanga-sanga na mga kapatid. Nag-iba-iba na. Marami ka ng ministry ngayon na hinahawakan. Samantalang nung nagtatago ka dyan, para kang makahiya na madali kang magtago mga kapatid, ayaw mo magpagamit. Ano nangyari? Hindi na-explore ang iyong potential mga kapatid. Pero once na nagsimula ka, you start as a Bible reader, you start as something else mga kapatid, ano nangyari? Dahan-dahan, nagkaroon ka ng kabigatan. The Lord begins to perform a miracle in your life mga kapatid. Can you say amen? Amen? Hallelujah. These men, they gave their donkey. There were three things that happened when they did this. They fulfilled Bible prophecy. Tinupad nila yung propesiya sa banal na kasulatan na si Kristo sasakay sa isang aslo. Kung hindi binigay ng may-ari, hindi sana natupad yung Bible. You know what? When you obey God, you fulfill the scripture. Why? Because ang sabi ng Panginoon, pag nagbigay ka, magiging pagpapala ka. Pag nagbigay ka, bibigyan ka rin. Siksik, liglig, at umaapaw. Sobra-sobra mga kapatid, nagmumultiply ang pagpapala ng Panginoon. Secondly, this donkey rode. Umakyat patungo doon sa Jerusalem. Nakasakay ang Creator of everything. Nabigay ang papuri sa Panginoon, mga kapatid. Can you say amen? Amen? And people remember, for thousands of years, hindi malimutan ang kanilang ginawa. Now, mga kapatid, sa ating pagkatapos ngayong hapon, let me tell you, let me quote to you the song, Thank You by Ray Bolts. Anong sabi niya nun? Sa bandang ending ng song, one by one they came. Isa-isa sila nagpuntahan sa taong ito. Nagpapasalamat. People he doesn't know. At ang awit nila, Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. Bago nagkaroon ng thank you, meron munang nagbigay mga. Meron munang nag-alay. This afternoon, kamusta yung donkey? Huwag niyong isipin, totoong donkey. Ang ibig ko sabihin, ano yung hinihingi ng Diyos sa iyo? Anong bagay ang nire-require niya sa iyo ngayong hapon? Ano yung sinasabi naman ng anak? I need it para magamit sa kapurihan ng aking pangalan.
ano yung nasa kamay mo ngayon na pwede mong ibigay sa Diyos. At sabihin mo, Lord, hindi ako singer, hindi ako ganito, pero Lord, I will pray for somebody today. Lord, hindi ako magaling na preacher, pero I will encourage somebody today. Lord, hindi ako masyadong magaling sa tugtugan, Panginoon, pero Lord, I will join a Bible study group. I will help teach a Bible study. I will let you use my life. I will let you use my talent. Tumayo tayong lahat ngayong hapon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.